Magandang araw mga paps. Kung napapanood nyo tong video ko, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pabilis service. Madami kasing baguhan na rider ang nalilito kung ano ba ang pinagkaiba ng pabilis service at COD or cash on delivery. Bale, hindi ko sila pagsasamahin ngayon dahil may upload din akong video para sa COD or cash on delivery. Kaya mag-focus muna tayo sa pabilis service, okay? Ano ba ang gagawin mo kung makaka-encounter ka ng pabilis service? At kung ikaw ay client, ay kung paano ba magpabook ng pabilis service? At kung paano ba makakaiwas sa mga scammer pagdating sa pabilis service? Pero bago yan mga paps, hihingi ulit ako ng pabor sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, pakihit na lang na subscribe button at pakiring ng notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong video para kay Mr. Speedy, okay? So kung nakasubscribe na kayo, simulan na natin. Okay, ano ba ang pabilis service? Isa itong uri ng delivery ni Mr. Speedy kung saan ay maglalabas ng pera si rider o mag-aabono si rider ng pera upang ipangbayad kay client 1 or kay pickup. At doon naman natin sisingilin ang perang pinang-abono natin kay client 2 or sa drop-off. Naiintindihan ba? Mag-aabono tayo ng pera na pangbayad doon sa pick-up point at doon naman natin sisingilin ang pinang-abono natin kasama ang delivery fee sa drop-off. Kaya pag sinabing pabilis service, ibig sabihin ay maglalabas ng pera si rider o mag-aabono si rider. Sino ba ang kadalasan na client ni Mr. Speedy pag pabilis service? Kadalasan ay mga online seller ang nagpapabook ng pabilis service dahil mas madali para sa kanila na makuha ang bayad ng customer nila pag binook nila sa pabilis service. Ito, ipapakita ko ang isang halimbawa ng pabilis service. Makikita nyo sa baba yung amount kung magkano ang iaabono nyo o babayaran nyo kay client 1 or sa pickup. So ayan, kita nyo nakalagay na paabono is 120 pesos. So pagdating sa drop-off or kay client 2, ang sisingilin natin sa kanya ay ang total collection from client plus kung magkano yung inabono mo doon sa pick-up, which is 120 pesos. So ito bale, 144 pesos plus 120 pesos, ang total na sisingilin mo kay client 2 ay 264 pesos. Ito, ang dami nalilito dito. Ang lagi po natin kukunin kay client ay yung total collection from client, hindi yung kita mo. Tandaan, total collection po ang sisingilin kay client, okay? Ito pa isang example. Meron siyang pabili amount na 1,320 pesos. Ayan, meron siyang indemnification fee na 100. Huwag kayong malilito dito mga paps, basta lagi lang tayong magbabase sa total collection from client na 511 pesos. Plus, 1,320 pesos na pabilis service, ang total na kukunin kay client or sa drop-off ay 1,831 pesos, okay? So, yung sa indemnification fee, meron tayong video dyan mga paps para mas maintindihan nyo kung para saan yan, panoorin nyo na lang to. Okay, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ba i-book ang pabilis service at magkano ang dagdag na kita pag pinabook ito ni client sa pabilis service. Okay mga paps, papakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-book ng pabilis service. At para makita natin kung magkano ba yung madadagdag sa babayaran ng client kung magpapabilis service siya. Or kung magkano yung madadagdag sa sisingilin natin or kung magkano yung madadagdag sa kita natin kung rider tayo pag nakakuha tayo ng bid na pabilis service, okay? So, pasok tayo dito ngayon sa Mr. Speedy app for client. Ayan. So kita agad natin dito yung mga option. Kung sa pabilis service tayo, ito piliin natin tong gitna, itong pabilis service option. Ngayon, may nakalagay dito up to 1,500 only. Ngayon, kung tayo yung client, ang pwede lang natin ipabilis service ay worth 1,500 pesos lang, maximum na yan, okay? So sige, try natin magpabook. Ayan. Ngayon, maglalagay ako ng address sa pick-up 1 tsaka sa drop-off para makita natin yung basic rate, okay?
Ayan. Kita nyo, 117 pesos yung basic rate na nakuha natin sa pick-up tsaka sa drop-off. Ngayon, kung magpapabili service tayo, makikita natin yan dito. Sa pick-up number 1, itong pabili service. So, magkano ba yung papabili natin kay rider o magkano yung ipapabono natin kay rider? Let's say, magbigay tayo ng 500 pesos. Dahil ang nakalagay naman is maximum ng mga 1,500. So, let's say 500 pesos yung papabili natin or ipapabono natin kay rider. Tingnan natin kung magkano yung madadagdag na rate. So, ayan, nakita nyo nagbago. Yung 117 pesos kanina, naging 192. So, kung magpapabili service si client at gusto niya magpaabono ng 500 pesos sa rider, madadagdagan siya ng bayad or madadagdagan yung babayaran niya ng 75 pesos. Ibig sabihin, madadagdagan naman ng 75 pesos ang kikitain ni rider. Okay, syempre, hindi pa kasama yung computation ng commission dyan. So, ayan, pinakita ko lang sa inyo kung magkano ba yung rate pagpabili service, kung magkano yung madadagdag sa kita ni client or magkano yung dadagdag sa babayaran ni client kay rider pag nagpabook siya ng pabili service. Okay? Malinaw ba? So ayun mga paps, nakita na natin ang kaibahan ng rate pag nagpabook tayo sa pabili service at kung magkano naman ang dagdag kita sa atin pag nakakuha tayo ng bid na pabili service. Sa madaling salita ay mas malaki ang kita sa pabili service kumpara sa regular na delivery kay Mr. Speedy. Ito, may ipapakita akong sample ng maling sistema ni client sa pagpapaabono. Dahil hindi niya ito pinabook sa pabili service at nilagay niya lang ito sa note or comment section. Kita nyo, sa una pa lang ay mali na siya agad sa pagbook. At pangalawa, ang gusto niyang ipaabono ay worth 1,900 pesos. Malinaw na ang rule ni Speedy ay hanggang 1,500 pesos lang. Isa itong malinaw na panlalamang sa rider. Ngayon, kung sakaling ma-encounter mo ito, ano ang mga pwede mong gawin? Dahil una sa lahat ay hindi tayo pwede mag-cancel ng order. Dahil pag nag-cancel tayo ng order, ay kakaltasan tayo ni Mr. Speedy ng 100 pesos. Okay, una sa lahat paps, meron ka bang pang-abono? Dahil minsan, pag mabilis tayo mag-bid, hindi na natin nababasa kung pabili service ba ito o hindi. Kung wala kang pang-abono, ay pwede naman natin tawagan si client. Sabihin natin sa kanya na wala tayong pang-abono, at makiusap na kung pwede na lang cancelin ng order. Wala naman choice si client kundi cancelin ng order. Kaya dapat ay maging magalang tayo sa pakikipag-usap kay client. Ngayon, kung may pang-paabono ka naman, ang pinakauna na pwede mong gawin ay kontakin o tawagan si client. Ipaalam mo sa kanya na mali ang pag-book niya sa pabili service dahil may extra charge ito pag sa pabili service niya ito pinabook. Ngayon, naki-client na ang desisyon kung babaguhin niya ang mode ng delivery. Dahil kung ayaw niya ito baguhin, ay pwede tayong makiusap na cancel na lang ang order. Kadalasan ay ganito ang ginagawa ni client para makatipid siya dahil mas malaki ang rate ng pabili service. Lugi tayo dito mga paps. Yung ibang rider naman, ginagawa nila ay kinokontrata na lang nila ang client at humihingi na lang ng extra charge kung tatanggapin nila ang ganong klaseng order. Pero mga paps, ingat kayo sa ganitong klaseng order dahil dito madaming nai-scam na rider. So, ano bang mga dapat nating gawin para hindi tayo ma-scam sa pabili service? Kung sakali na makakuha ka nito, ay tignan mo agad ang delivery details. Makikita mo kasi dito kung ano bang item ang ipapaabono sa'yo ni client. Pwedeng food, documents, fragile item. So, kung makikita mong food, malaki ang chance na legit ang order na ito at hindi ito scam. Pero kung makikita mo na ito ay documents, box, fragile item, at titignan mo naman ay kung magkano ang ipapaabono. Kung kita mo na pasok at kaya mong abonohan, ay pwede mo na i-proceed o puntahan si client sa pickup. Okay, pag nasa pickup ka naman, alamin kung legit ba ang address o kung doon ba talaga nakatira si client. Huwag may pag-deal sa kalsada o sa ibang lugar na walang legit address dahil kung sakali na maloko ka o magka-aberya sa order, alam mo kung saan babalikan si client. Pangalawa, tawagan agad si client sa drop-off point kung talaga bang may transaction siya o kung may ine-expect siyang order. Kung meron man, ay tanungin kung anong delivery item ang ipapadala sa kanya kung talagang aware siya sa marireceive niya na item at kung magkano ang babayaran niya sa'yo. Kung hindi matawagan si client, ay huwag tanggapin ng order.
Pangatlo ay humingi ng ID sa pickup at picturean nito. Picturean mo din si client upang meron tayong pinaghahawakan kung sakaling lokohin tayo ni client. Pangapat, huwag mag-aabono ng malaki. Malinaw na hanggang 1,500 pesos lang ang pwede nating abonohan. Dahil kung may transaction talaga sila na kailangan ng malalaking pera, pwede naman nila ito ipadala sa mga remittance centers. Kaya hindi tayo dapat mag-abono ng lalagpas sa 1,500 pesos. Ilan lang yan sa mga paraan para makaiwas sa mga scammer sa Pabili Service. Tandaan natin na kung alam natin ang mga rules sa Pabili Service ay hindi tayo maluloko ni client. Huwag basta-basta maglalabas ng pera. Maging mapanuri. Tandaan na hanggang 1,500 pesos lang ang pwede natin i-abono. Hindi natin kailangan maglabas ng malaking pera, okay? Okay, sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon sa Pabili Service. Sa susunod kong vlog naman natin, pag-uusapan ang COD or Cash on Delivery. Kung nagustuhan nyo tong video ko, palike na lang mga paps. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe para updated kayo sa mga videos na ilalabas ko tungkol kay Mr. Speedy, okay? Maraming salamat sa panonood at drive safe sa ating lahat.